Come Holy Spirit, samahan mo ang iyong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpala at punong-puno po ng biyayang araw po ng Lunes. Welcome to Hold the Line, Police Senior Master Sergeant Brother Ral Dimones. Mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated at sa tulong po ng panalangin ng Mahal na Ina ng Birhen ng Guadalupe, nais pong bahagi. Ang mabuting balita po ngayong September 14, 2021, nang nating kay San Juan, Kabanata 3, Talata 13 hanggang 17. At ito po yung karugtong po ng Jesus at si Nicodemo. Ang sabi po rito, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro, magandang pagbulayan natin, ano ba ang dahilan? Yan. Si Kristo na pako sa krus sapagkat may isang dahilan. Nagmahal kasi siya. At yun siguro yung magandang isoksok natin sa utak natin kung bakit tayo lumalaban. Kung bakit tayo nahihirapan, kung bakit tayo napapagod. Isa lamang po ang dahilan. Nagmahal ka kasi. Pero bago tayo nagmahal, may unang nagmahal. Walang dili ba ang ating Panginoon ng Jesucristo? Kaya nga, sinacrifice niya yung kanyang buhay para sa iyo at para sa akin sapagkat nagmahal siya. Ito po'y naikwento ko na dati. Ito po'y isang totoong istorya ng buhay ni Brother Aldi. Way back 3 years ago or something 4 years, kami po'y may nakuwang blessing na bakay dyan po sa Montalban, Rizal. At ang nakatira po doon dati, yung aking biyanang lalaki, at kasagsagan po ng bagyo nung araw na yun. Mga 11 o'clock ng gabi, ang sabi po sa akin ng misis ko, puntahan daw namin yung bahay namin sa Montalban, Rizal, samantalang dito kami nauwi sa Guadalupe. Sabi ko, 11 o'clock na ng gabi, ang lakas ng ulan, bumabagyo. Ang sabi ng misis ko, kung ayaw mong sumama, bahala ka, makukommute ako. Siyempre, sinong masusunod? Siyempre, ang misis, di ba? Kaya, nung time na yun, pinaandar ko yung 2002 model kong XRM na medyo bubulok-bulok na. At pinaandar ko po. Habang bumabiyay po yung aking motor, nagbabadya na siya na siya'y titirik. At to make the story short, pagdating po namin ng Litex, tuluyan na pong tumirik ang aking motor. Ang lakas ng ulan, madilim, nakakatakot, dadaan mo yung Payatas Road, pero nung habang nasa kalsada kami at nung tumirik, kailangan mong magdesisyon. Dalawa naman po ang pagpipilian ni Brother Aldi. Iwanan yung motor, balikan bukas, yun ay kung may babalikan pa akong motor. O itulak ang motor papunta ng Guadalupe, o itulak ang motor papunta ng Montalban, Rizal. Nagdesisyon po kami itulak ang motor papunta ng Montalban, Rizal. Gabing-gabi, alauna ng madaling araw hanggang alas 4 po, nagtutulak po si Brother Aldi. Dumaan po kami sa madilim na Payatas Road. Napakalakas po ng ulan, lamig na lamig kami. Meron pa pong time na may sumusunod sa aming lalaki, natakot po ang inyong lingkod. Pero nung time na yun na nagtutulak ako ng motor, pagod na pagod ako, nilalamig, hirap na hirap. Nagtanong ako, bakit ba naririto ako? Nagtutulak ng motor. Sabi ko, sana hindi na lang ako sumama. Sana hindi sana ganito nangyari, hindi sana tumirik yung motor, dapat natutulog na ako. Pero habang ninutulog ko yung motor ko, isa lamang po ang magic word na sinabi sa akin ng aking sister wife. Ang sabi niya sa akin, nagmahal ka kasi. Noon ko naalala na, oo nga no, kaya pala ako naririto sa kasagsagan ng lamig, kaya pala ako naririto sa kasagsagan ng kadiliman ng Payatas Road. Dahil isa lang ang dahilan, nagmahal kasi ako. Ganun din naman ng sister wife ko. Kaya niya gustong tamahak papunta ng Montalban, Rizal, nagmahal kasi siya sapagkat gusto niyang makita ang kanyang ama. Ganun nawa sa atin ang mangyari sa atin sa buhay natin. Nagtatanong tayo kung bakit tayo nahihirapan, kung bakit tayo napapagod. Nawa ang isa lang ang dahilan, nagmahal siya kasi. Doon ko naintindihan kapatid na kung bakit may mga tatay na handang pumila sa PGH, handang gumising ng madaling araw para ipa-check up yung kanilang anak. Kasi isa lang ang dahilan, nagmahal kasi sila. Dito ko rin naintindihan na kung bakit may isang nanay na umaasa na magbabago yung kanyang anak, na addict, na hanggang ngayon ay nagpe-pray siya. Bakit? Nagmahal kasi siya.
dito ko rin na experience na kung papaanong ang isang babae o isang lalaki na magamit ng kamali ang kanyang asawa, pinipilit niyang buuin ito at pinipilit na tanggapin sapagkat nagmahal ka siya. At ito ngayon ang dahilan, kapatid. Sa araw nito, nire-remind tayo. May isang Kristo na napako sa krus, namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. Sa isang dahilan, nagmahal kasi siya. Tandaan mo, kapatid, once na nagmahal ka, kaya mong talunin ng pagod, kaya mong talunin ng takot, kaya mong talunin ng lamig, at maski anuman hahadlang sa'yo. Si Kristo, kahit kamatayan, tinalo niya sa isang dahilan. Nagmahal kasi siya. Hanggat nagmamahal ka, may pag-asa, may biyaya, may himala, at laging tandaan, hanggat may pag-ibig, may Kristo ka sa buhay mo. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, amen. Panginoon, salamat sa pagpapaalala mo na may dahilan kung bakit kami nahihirapan. Yun ay nagmahal kami. At salamat, Lord, sa pagmamahal mo na sinurrender mo yung buhay mo, pinagpalit mo para sa aming mga kasalanan, sapagkat sa isang dahilan, nagmahal ka rin. Lord, tinataas namin ang aming mga mahal sa buhay. Proteksyonan mo po sila, bantayan mo po sila. At Lord, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, alisin sa amin ang takot at pangamba. At pangawakan namin ang pag-ibig mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Sinusuko po namin ang lahat ng ito na may magpupuri pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Mula pa rin po dito sa Makati City Police Station, patuloy po na nagsasabi at nagpapaalala, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.